Hi sa inyo mga ka-taste buds, ngayong araw to magluluto naman kami ng baboy. So ito mga ka-taste buds, oh, hindi mo na tayo kalan. Then isalang natin tong, ayan, sasalang natin to dahil magpapakulo tayo dito. Papakulong ko muna yung baboy para lambutin natin. Ayan, so ito mga ka-taste buds, kumukulo na. Then lagay natin isa-isa itong ating pata ng baboy. Ang ganda oh, ayan, lagay natin. Dumikit. So, palalambutin lang natin yan. Dumikit siya. Lagyan na nga natin ng buo. Ganun din naman yan. Yan. Palambutin muna natin yan. So habang pinakukuluan natin yan, maglalagay tayo ng toyo. Ayan. Ito naman pampalasa. Maglalagay din ako dyan ng bawang. So gagawin ko pa lang yung bawang. Saka yung ano. Lagyan natin ng kahit kalahating sibuyas, pampalasa sa kanya. Siyempre pamintang buo. Ayan. Pag magkapakulo kayo ng baboy, lagi kayo maglalagay ng ganito. Kasi manunuot sa kanya, nisisipsipin yan para maging malasa. Kung may patis kayo, lagyan nyo patis. Nagalagay pa ako bawang. Yan, lagyan naman tayo ng bawang. Pwede na bawang, pwede kayo maglagay ng sibuyas. Okay na yung ganyan. So ito mga ka-taste buds, so tinan nyo. Ayan, oh. Pero hindi pa yan ano ah, dahil nakaka ano pa lang yan, 15 minutes pa lang siguro. So palalambutin pa natin maigyan. Kung may pressure cooker sana mabilis. Pero pwede na yung mga ganitong style. Yan. Okay na ganyan. Nakakatawa dito, sabi nila namin pata. Napakamura na, ang laki-laki pa. Diba? Oo. Solid yan. Okay, so ito mga ka-taste buds, luto na. At talaga namang napakalambot. Very lambot. Diba? Goods, goods, no? So, syempre, ilalagay muna natin yan dito sa talagyanan. Tinan nyo naman ang pagkakano do, boy! Diyan ko na rin lulutuin yan. Natanggalin ko lang yung sabaw. Yung pinagpakuluan natin. So, pinalasa lang natin siyang maigi para, syempre, boy, para lasang lasat lutong luto. Ano pang gagawin? Siyempre, sindi ulit ng kalan, painitin muna natin, at magigisa naman tayo dito. Naayos ko na yung ingredients niyan. Guys, lagay tayong mantika. Oh, perfect. Painitin muna. Sarap nito. Excited ako. Gutom na ako eh. Kapag ako nagigisa, sinasabay ko na parehas yan. Sibuyas, bawang. Lagay na yan. Bukod dito sa adobo, may lulutuin pa tayo ha. Magluluto pa tayo ng sinigang na tilapia. Oo, napaka-astig. Hindi tayo maglalagay ng gulay sa sinigang na tilapia. Siling haba lang. Siling pansigang. Lalagay natin doon. Kaya mo natin na mag-isa to. Oh, ganda na ng pagkakagisa. Oh. Lagay natin yung baboy. So nga pala yung ginawa ko sa baboy, hiniwa ko. Ayan, hiniwa-hiwa ko. Solid na solid yan. Napakabango naman. Napakalasa. Lagyan na tayo ng konting toyo. Lagyan tayo paminta. Dito ko na niluto sa ano, dito sa kawali ito. Tara, yan. Oh, narinig nyo, nag-aanuhan siya, di ba? So, maglalagay tayong tubig. Yan. Siyempre, para kahit paano, may salsa tayo dyan. Kaya lalagyan natin yan, tubig. So, mas lalo pang lalambot yan. Okay, hayaan muna natin ganyan. Pakuluan muna natin. Pero syempre, habang pinakukuluan natin, ilagay na natin itong ano.
itong ating sili. Para lalong perfect. Yan, so tumakating sa balto. Tinan nyo, kumukulo na uli. Ayan. Ang bango. Pero syempre, maalat-alat pa yan. Mamaya maglalagay pa tayo dyan asukal. Nilagay na tayo ng dahon ng laurel para pampasarap. Ayan. Dagdag sarap yan. At syempre, maglalagay na tayo dito ng patatas. Lagyan na natin yung patatas. Kasi yung ating baboy naman, luto na rin naman yan eh. So, ihawal na natin yan. Pwede kayo maglagay ng carrots, depende sa inyo. So, dinagdag ko na ito kasi meron pa pala kaming patatas. Sayang naman kung di natin magagamit, diba? So, haluin lang natin yan. Kasi pagpapatuloy natin yung pagpapakulo. Diba, on the spot lang yung pagluluto namin, oh. Katulad sabi ko kanya, luto tayo ng baboy, di ba? Dahil may luluto pa palang isda mamaya. O di, halo na, di ba? Untas pa lang tayo, boy. Okay, so ito, haluin muna natin. So, hindi, buti hindi pa natutuyuan, oh. So, maganda. Okay. Ganda. Ganda na pagkakaluto. So, pagkakataon na to para maglagay tayo dito ng UFC banana ketchup. So, gantong karami ilalagay natin, UFC banana ketchup. Lahatin na natin yan. And then sa tingin ko, kailangan pa natin maglagay ng konti pang tubig kasi medyo natutuyuan. So hindi maganda yung kapag ganun yung medyo natuyuan. So haluin na natin ngayon. Naku, ang sarap nito. Ito yung mga klase ng adobo na nilagyan ng banana ketchup. Nasubukan nyo na ba yung ganun? Ito yung ang bango-bango. And then ngayon naman, maglalagay tayo dito ng suka. Pwede natin lagyan ng suka yan. So pagkalagay natin ng suka yan, hindi muna natin yung hahaluin. Hayaan muna natin na ganyan. So yung ginagawa nating pamamaraan dito ng pagluluto, yung tansya-tansya. Sa tama ka taste buds, pwede natin haluin yan. O diba? Kung hindi natin nilagyan ng sabaw yan, ako. Diba? Ang ganda o. Saka yung sabaw niya lumapot na. Then pagkakataon na rin to para maglagay tayo ng asukal. Diba? Ang bango na eh. Pwede na nga yung ganyan eh. Diba? Pero hindi, maglalagay pa rin ako ng asukal dito para siyempre eh, nakasanayan na natin yung mga Pinoy boy. Ang gagawin natin, ilagyan na natin kagal yan. Siyempre, tansya-tansya ko din yan. Okay na yan. Siguro sa tansya na yan, mga 2 tablespoons siguro yung dami ng asukal na nailagay ko dito. At saka nasisigurado natin na talagang lutong-luto ang baboy dahil ito ay pinakuluan muna natin ng 30 minutes kanina. Hindi ba? Lambot nun. Ah, sarap. So yan, luto na yan. So ngayon naman, nalulutuin natin is yung sinigang na tilapia. So ito guys, sinigang naman lulutuin natin. Ayan, maglagay tayo ng mantika. Igigisa ko yung ano, yung ating aromatic, ating sibuyas, kamatis, at saka luya para kapag nilagyan natin ng tubig, napakabango, napakalasa na din. Sabay-sabay na yan. Kapag ganyan na, pwede na tayo maglagay ng tubig. So, binibasic ulit natin. Oh. Binibasic na naman natin.
O, lagyan natin yung ceiling, ano, ceiling haba. Halu-haluin. Lagyan tayo ng asin. Lagyan tayo ng isang pirasong North Shrimp Cube. Sarap ng ano na to. Ang kain na naman. Yan na pinakagulay yan. Yung siling ano. Yan, ito mga kamatis. Yan na pinakagulay ng ating sinigang na tilapia. O mga ka-taste buds. Kumukulo na o. Lagyan natin itong tilapia. Doon perfect naman. Hindi natin hahaluin yan ha. Sisira tilapia. Hayaan lang natin na ganyan yan. Yung tilapia maliliit. Pero okay na yung ganyan. Sarap na rin naman yan. So hindi naliliit yan. Kasi naman, ito naman eh, sinigang. Hindi ito pinirito. Pag pinirito nyo yung ganyan kalalaki, eh liliit lalo yan. Nasubukan nyo na ba yan? Sinigang tilapia ba? Hindi pa. Ganito lang kasimple. O, ganyan lang gulay niyan. So yan, maglalagyan na tayo ng pampaasim. Gamit itong North Sinigang Mix ng Palok Original. Pwede kayong gumamit ng may gabi kung gusto niyo na may lasa-lasa na gabi. Pero ito okay na yung ganyan. Dahil ito naman yung pinaka-simpleng sinigang. So hindi naman natin siguro lalahatin. Subukan muna natin ng ganyan. Then mamaya kapag sigurado natin luto na itong tilapia, eh pwede tayo magdagdag kung sakali. Yan. So sa pag-ano ganyan-ganyan lang, sa paghalo, hindi natin nahaluin na ganyan, sisira yung tilapia. Yan. Ganyan-ganyan lang. Simplehan lang natin. Yan. Yan. Kapag ginaganyan, nahahalo na rin yan. Yan, ganda ng tilapia, no? Pulang-pula yung balat, oh. Angas. Pagkulo, titikman natin yan. So, yan, mga ka-taste buds, oh. Natikman na rin namin yan. At saka luto na rin itong, ano, itong tilapia. Talaga, yan. Napakasimple na, di ba? Ganyan kasimple magluto ng sinigang na tilapia. O, hindi natin nilagyan ng, ano, ng kung ano ng mga gulay. O, diba? Simple. Masarap kasi yung may sabaw kahit paano. Then nakita nyo naman paano kung niluto yung adobong pata ng baboy, pinakuluan muna namin kanina. Then saka yung adobo para syempre super lambot. Kasi kung i-adobo natin yun, ako po, napakakunat ng balat niyan. Diba? So yan, kaya kung nagusto yun yung mga niluto namin, itong adobong may ketchup, banana ketchup, pata ng baboy, at saka itong sinigang na tilapia na talaga naman napakasimple. Kung nagusto nyan, subukan nyo rin yan.